Kahit man nga po dire-diretso na ang nararanasang pagkapanalo ng Brooklyn Nets sa kanilang mga nagdaang game, ay nagdesisyon pa rin nga po silang magtanggal ng tatlong players. Bakit nga ba nila ito ginawa? Yan nga ang ipapaliwanag ko sa inyo ngayon dito sa ating bagong video na sasamahan ko na rin ng pagkakaitsapwera ni Devin Booker sa All-Star Game at ang balitang natakot si LeBron James sa Utah Jazz bago man ang kanilang kauna-unang pagbanggaan ngayong season. Kaya tara, simulan na natin to. Sa kabila nga po mga idol ng patuloy na pamamayani ng Brooklyn sa kanilang mga huling laro sa pagkuha ng kanilang pangpitong sunod na panalo laban sa Sacramento Kings na nagtapos sa score na 127-118, ay nakapag-desisyon pa rin nga po ang kanilang team na gumawa ng panibagong move sa kanilang lineup. Yes mga idol, tama nga po ang inyong narinig kanina. Tatlong player nga po ang ipinaalis ng Brooklyn ngayong araw na kinabibilangan nina Andre Roberson, Eman Shumpert at si Noah Vonleh na pare-parehong nabigyan pa lang ng kontrata ngayong season. Bali, nakuha pa lang nga po nila Andre Roberson last February 16 at nakapaglaro lamang ng 2 games. Habang si Eman Shumpert naman nga po ay nakapag-sign pa lamang ng kontrata noong nakaraang January at si Noah Vonleh naman ay kakasali pa lang sa team last February 8. Kinuha nga po sana ng Nets ang tatlong nabanggit nating player upang mas makapag patatag pang lalo ang kanilang depensa na sinasabihang pinakakahinaan ang kanilang kupunan. Subalit, tinanggal nga po nila ang mga ito agad-agad dahil sa posibilidad na kumuha pa sila ng mas solidong player bago ang trade deadline. Sa ibang storya naman mga idol, kasunod nga po ng paglabas ng kompletong listahan ng mga players na makakasama sa All-Star Game ay samot-sari nga pong mga pambabatikos ang inabot dito ng NBA dahil sa mga naitsapwer nilang mga player o yung mga deserving naman sanang maging All-Star. Kaso, hindi lang napili ng media. At kabilang na nga po dito ang superstar ng Phoenix Suns na si Devin Booker na nag-average naman sana ng 24.1 points per game. Kaya, hindi na nga po napigilan pa ni LeBron James na questionin ang pagpili sa mga players na makakasama sa All-Star Game. Ayon nga po sa kanya, si Devin Booker nga po ang pinakahindi nire-respetong player sa buong liga. Sinundan rin nga po ito mga idol na mga naging reaction din ng ilang mga sikat na players katulad ni Draymond Green, CJ McCollum at Rico Rubio na pare-parehong nabigla sa hindi pagkakasali ni Devin Booker sa All-Star Game. Well, this serving naman nga po sana nito na matawag bilang All-Star kasama ng kanyang teammate na si Chris Paul, kaya naghanap nga tayo ng posibleng scenario kung paano pa siya makakahabol. At base nga po sa ating pagsasaliksik, ang nag-iisang paraan na lamang nga po para ganun ay makasama si Devin Booker sa All-Star Game ay kung sakaling hindi man dito makapaglaro si Anthony Davis na may iniinda pa sa kanyang binte at inaasahang babalik sa loob ng court pagkatapos na ng All-Star Break. Yes mga idol, maaari nga po siyang muna ang pumalit sa pwesto ni Anthony Davis kung sakasakali man. Habang sa sumunod na storya naman tayo, matapos nga po matalo ng 3 magkasunod na laro, ang ating defending champions na Los Angeles Lakers ay kakaharapin naman nga po nila sa kanilang susunod na game ang best team ng Western Conference na Utah Jazz. Sa madaling salita mga idol, isa na naman nga pong napakalaking kalbaryo ang kanilang makakabangga sa kupunan na ika-4 pagdating sa offensive ratings, 2 naman sa defensive rating at nangunguna sa net rating. Well, hindi nga talaga natin maitatanggi na isa ang Utah Jazz sa pinakakinakatakutang kupunan ngayong season na ito. Sa katunayan, maging si LeBron James nga po ay nagpaalala sa mga teammates na haharap sila sa napakalaking challenge sa kanilang susunod na game. Aminado nga po siya na isa ang Utah Jazz sa mga pinakamainit na kupunan ngayon dahil sa pagiging dominante ng kanilang performance lalong lalo na sa 3-point line. Kaya kung hindi man nga dito maging handa ang Los Angeles Lakers ay siguradong magpapatuloy pa nga po ang pagbagsak ng kanilang NBA record. So that's it mga idol, ang ating unang video ngayon. Once again,
This is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe mga idol at syempre pindutin nyo na rin ang notification bell button sa ating channel para wala kayong malampasan at laging maging updated sa NBA. Bisitahin at syempre i-follow nyo na rin ang ating Facebook page, J-Zone TV. So yun lang mga idol, thanks for watching. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayong araw na ito.